Pag pinag-uusapan ng pag-iyak, naalala ko ito, sasabihin ng halimbawa, I'm a manager. Boy, tingnan mo naman ang anak ko, napakahusay na artista. Ang galing umiyak. Ang tanong ko, gaano ba kahalaga ang mahusay umiyak sa pagiging isang mahusay na artista? Luris. Well, kasi pag madaling umiyak, it's an indication na available ang emotions niya. But that's not the only thing na hinahanap ng director sa artista, yung iyak. Kasi mas maraming mga komplikadong emotions din. Pero yung umiyak, it's an indication na ito, bukas ang puso nito. I'm learning. Ikaw, Gina? Oh, pareho din. Na, kasi yung affectability meron ka pag madali kang umiyak. Kung ano yung available stimulus na dumadating sa'yo, na ano mo, na nararamdaman mo. But katulad din sabi ni Direk Luris, na hindi naman pag-iyak lang ang basehan ng isang pagiging mahusay na artista. Marami pang emosyon. May mga dakilang artista, hindi lamang dito sa Pilipinas, na nakakaiyak na hindi lumuluha, pero napaka-affective, napaka-effective, nadadala ako. Is that possible? I mean, to cry without actually crying and make me believe that you're crying? Yes, kasi meron siyang interior life, inner life na sinasabi, na kahit yung iba ang linya o wala man ang linya, merong nangyayari sa kalooban niya na parang tumatakbo. So parang at that moment maybe experiencing again an emotion that made him so vulnerable, at nakikita mo yun sa mata, sa katawan ng artista. So you know that she's undergoing something painful. I was reading the book of the great comedian George Burns. You know, one of the chapters discussed on how many times in his life he had faked a lot of scenes, a lot of lines. Pero habang fini-fake niya, he was achieving the results. Lalo na yung halimbawa pagpapatawa. You know, can you actually fake an emotion and make an audience believe? First of all, if it works for you, use it, you know. But kung may camera, kung may close-up, nakikita mo eh. Iba kasi sa like a live audience or like a show like this, that you know, it's different. If you have the camera right there, the camera can see, you know, it can see into your eyes, can see your life. Mm-hmm. Hindi ko alam kung pwede yon na meron kang emosyon tapos hindi mo naman nararamdaman. Hindi ko alam yon. All these years, it's always the authentic, the real. Oo, yun yung natutunan ko, yun yung nabigay sa akin, yun ang kinalakihan ko, kinatandaan ko, na kailangan ma-feel mo kung ano yung ginagawa mo, ang emosyon mo, okay, para ma-i-translate mo.